po kaming dinalang laro. Ang tawag dito ay croquet. So, papakita namin sa inyo paano po i-assemble. So, ito po yung mag-assemble si Mr. Vicente. Ayan, meron pong stick, tsaka kaniikot mo lang po rin dun sa parang, basta para siyang hammer. Ayan, yan po yung isura. Tapos, meron po ritong bola. May apat na kulay. Ayan. Tapos, meron po tayo isa pa ritong, or dalawang ganito. Parang ito po yung base. Ayan. So, explain ko po sa inyo mamaya, guys, kung paano po ito nalaro. So, guys, ito na po yung set ng croquet. Meron pong apat na parang hammer. Hindi ko po alam yung tawag kasi dyan eh. So, kung ano po yung kulay ng bola, ayan, yun din po yung kulay ng hammer. So, ito po yung isang stick wherein parang starting point. Tapos, ito pong steel metal na to na mapayat. At dito po nyo sinushoot yung bola. So, nakaset po yan. Sinet namin ng pabilog. Actually, dito yung isa. Tinanggal ko lang. So, ayan. Siyam na piraso to. 2, 3. Ayan. Tapos, papunta ka rito. 4. Ayan, 4. Saan yun? Saan yun? 5. Ayan. Paikot po yan. Ayan, paikot. 6. 7. 8. And 9. Ayan. Tapos, ito po yung isang stick. Ito po yung pangalawa. So, ito po yung end point nyo or yung goal. Sige, demo po natin para mas maintindihan nyo. So guys, ito na po yung mga players natin. Ayan, si Kati yun. So, doon nga po yung starting point. Doon yung bola. So, ito, si Nelson. Ayan. So, yun yung starting point. Ang gagawin niya po, ang goal, ang aim niya is i-shoot po doon sa ring na yun. Okay, so, medyo malayo. Ayan. Yun yun lang po. Tapos, ito, tulad nito. Hop, hindi pumasok. Tamaan mo dyan para ano, makadiretso ka pa. Pwede mong tamaan yung bola nung kalaban mo. Oh, pagka natamaan, ikaw pa rin po yung titira. So, ganun po yung rules niya. So, ayan. Ayan. Dapat kasi dito sa ilalim. So, ayan. Tatamaan niya po yung bola. Ay, yun. Hindi niya natin naman. Sinute niya na. Dineretso niya. Kasi baka expert po ito. Okay. So, ayan na po yung second ring. Uy, muntik lang po, muntik lang. So, ito, ito sila. So, ito, tatamaan niya yung... Ay, hindi, itinutok niya lang. Ayan. Tinutok niya. So, susubukan niya tamaan or i-shoot. Yun, no? Pag tinamaan, so, siya pa rin po yung titira. Pero, lumagpas siya. So, kailangan niya bumalik. Ayan, wala pong shortcut. So, babalik ka. Kaya, hanggat maaari, pagka tumira ka, huwag lalagpas din sa ring kung saan mo siya gustong pa-shootin. So, nandito na po tayo sa pangatlo. Okay, nakalagpas na siya. Uy! Muntik, sayang. Pero ang layo po ng tinakbo, no? So, babalik siya rito para ma-shoot niya doon. So, yun po yung iniiwasan natin sa laro na to. Yan po sila, yan na po yung status natin. Kung titira nga po pala kayo, ganun po yung posisyon. Hindi po pwedeng... iba, basta ganyan po para pong parang nakatubad. O, basta ganun po. Ganun po ang posisyon ng pagtira. Yun po yung patakaran ng larong to. Guys, ito na po yung status. Ito po, ayun na, ika-apat na ata yun. Ika-lima niya na ito. Ika-limang ring. Ayan, so, ayun, pumasok. Ayan, i-aim niya yung ika-anim. Ayun, sayang. So, yung dalawa pong babae ang naiiwan, nandoon po sila sa ikatlo't ikaapat. Ayun, so nandoon na sila sa fourth. Ayun, medyo malayo. Ito na po si Nelson, ayun. Isa na lang yung ring, tapos doon na po siya sa finish line. Ito po si Ice, ayan, sinusubukan niyang itutok dito. Tayo naman po si Jane. Oops, sayang, hindi pumasok. Ayan, so ganyan lang po. Ayan, susubukan niyang tamaan. Ay, hindi. Ayan, pero tumutok po dun sa ring kaya mabilis na yung susunod niyang tira. So, pasok na yan. Ayan na. Okay. So, tulad nun, pasok na. So, tapos na po niya yung anim na ring. Ayan na yung finish line. Pero, ayun po, dapat matamaan mo rin yung stick na yan. Hanggat hindi mo siya natatamaan, hindi ka po makakagraduate or hindi po matatapos. Kaya, yan po yung goal natin.
Taman mo. Yan. Yun, tumutok. So, edi taman mo. Mamuli. Taman mo. Tamaan niya lang uli yun. Yan. Yan, o, para mabilis po niyang maipasok. Pinututok niya po sa ring. Ayan, so yun yung next, medyo malayo. Kita niyo po ba? Yan, ayun yung next. Okay. Ito ito mo si Nelson, binababang po siya dahil isang shot na lang. Ayan. Ah, hindi nakuha. Kasi natakot, baka kurutin. So, yan na sila. Struggling sa ika lima. Ano po? Ayun, natamaan niya. So, tapos na siya. Ayan. So, tatlo na lang po ang naglalaban. Ganun lang po yung laro, guys. So, mag-uunahan lang po sila dito sa finish line. So, kung sino po yung pinaka kulelat or talo, yun po yung talo. Ayan, ito po si Isaiah. Yun, tapos na siya. So, siya po yung second place. Yung dalawang babae naman po, ayun, naipasok na niya yung huling ring. Tapos ito na lang yung stick, yung goal. Oops, hindi po natamaan. So, may pag-asa kasi Jane. Ayun, pinabalik niya kasi lumagpas siya. Ayun, tapos na. Talo po si Jane. Okay. Yun po yung laro, guys. Madali lang po. At nakaka-enjoy. Ayun, dito lang po namin niya natutunan sa New Zealand. Alright? O, ayan, si Ice. Let's go. Okay. Okay, guys. So, once again, thank you so much for watching this video. Sana po natutunan niyo kung paano maglaro ng croquet. Thank you once again and God bless. Ciao. Thanks for watching. See you on my next vlog. Please don't forget to follow us, like and subscribe. Leilani Melad. Thank you.